guys! Welcome back to Becoming Canadian! Another day, another opportunity na naman. Alam niyo yung last video ko regarding sa extension ng temporary public policy about sa mga visitors na papunta dito sa Canada, na extension ng another 2 years hanggang February 28, 2025. Diba ang gandang opportunity? Ngayon meron tayong bisita. Actually, hindi na siya iba sa atin. Na-interview ko na rin siya nung una siyang pumunta dito noon under visitor's visa. Ngayon, marami nagtatanong, nakapanood ng video niya, kung ano na nangyari sa kanya. Ang kasama natin ngayon sa video na to ay walang iba kundi si Daisy. Hi guys! Andito ako ulit ngayon. Sasabihin ko sa inyo yung mga nangyari sa akin dito from visitor visa to working visa. At eventually, nagplaplano ako ngayon na mag-apply ng home support worker pilot, yung program ng IRCC para sa mga caregiver. Pathway ito para sa permanent resident. Oo, para sa permanent resident ng mga caregivers. Actually ngayon, nag-start na si Daisy mag-gain ng kanyang experience na kailangan para ma-file niya yung kanyang permanent residence application under Home Support Worker Pilot Program. Ayun, at talagang napakaswerte ni Daisy. Sa mga nagtatanong sa kanya kung ano nangyari na sa kanya, ito nga, isi-share niya yung journey niya. At sabi ko nga, napakaswerte ni Daisy at natyempohan na naman niya itong 12 months gaining experience. From 24, 12 months na lang ang hihintayin niya para ma-file niya yung kanyang permanent residence application. Bali, naikwento ko na previously yung sa visitor ko na ngayon nakakuha na ako ng work permit. Pagdating ko rito, kilala ko si Ate Betty. Pinakilala niya ako sa friend niya na immigration consultant na may agency. So, ipinasok ako sa employer. Pina-interview ako sa mga ilang employer. I think 3 employer yon. Kaya lang, yung 2 employer, mag-aalaga ng bata. Ang linya ko sa matanda. So, yung isang employer ko, matanda. So, dun ako natanggap. Then, after noon, in-interview na ako. And then, mga after 3 weeks, tinawagan ako na a-applyan na ako ng LMIA. So, pagka pirma ko ng kontrata, kasi requirement yun para makakuha ka ng LMIA. Pero sila ang nag-apply, yung agency, yung immigration consultant na pinakilala sa akin ni Ate Betty. In-apply nila yung LMIA ko, wala akong ginawa. Sila ng lahat. Then, nung lumabas na yung LMIA ko, na-approve na after 2 weeks, then, ayon, in-apply na nila ng working permit. Then, yung working permit ko, nagkaroon ng delay. Madaming kasing nag-a-apply na yung bulk ng application, madami. So, inabot siya ng 7 months. Then, ngayon, eto, itong February, na-approve na yung working permit, nag-start na ako mag-work. Then, habang ina-applyan ako ng working permit, first week ng July, in-applyan ako ng working permit. Pagka-apply sa akin ng working permit, September, ma-expired yung visitor visa ko. Habang pinaprocess yung working permit ko, na mag-expire ang visitor visa ko, yung immigration consultant ko, in-applyan ako ng visitor visa for extension. Dito sa temporary public policy na to, isa sa eligibility ay sinabi ko na nga, kailangan ma-maintain nyo ang status dito sa Canada as visitor or kung naging student kayo. Kailangan ma-maintain nyo yung valid status nyo habang naghahantay kayo ng work permit application. So, hindi naman visa na itatatak uli, kundi iyon ay bibigyan kayo ng tinatawag na visitor record.
Yun yung pinaka-extension ni Daisy. After akong applyan, it takes 4 months bago na-approve yung visitor record ko. Pagka-approve, ayun, dumating din yung working permit ko na-approve. So, start na ako mag-work. Actually, yung visitor record niya, yung extension ng visit visa niya, ay na-approve halos magkasunodan ng work permit. Mm-hmm. Kaya parang, actually nga, parang hindi na masyado nagamit yung extension. Mm-hmm. Tapos dumating nga yung work permit niya, kaya nag-celebrate kami. So ngayon, dahil meron siyang LMIA na at nagkaroon na siya ng work permit, nakapag-start na siyang mag-work. Dahil may hawak na siyang work permit, February 15, mag-start na yung kanyang gaining experience. Kailangan ma-earn niya yung 1 year gaining experience niya para ma-qualify siya sa pag-a-apply doon sa Home Support Worker Program. Si Daisy kasi, ang dami niyang talagang ang daming blessing at swerte na dumating sa kanya. Kasi noon, expired na yung temporary public policy ng February 28, pero na-renew naman noong mga March 5, kaya na-tiyempohan niya. Tapos naman, nagkaroon ng cut-off kasi dumami na marami ng mga caregiver at mga nani na nagvi-visit visa para makakuha ng work do sa dalawang trabaho na yon. E kaso, nakita ng IRCC na may loophole, in-stop nila yon hanggang April 20 naman, 2022. Which is, naabot naman ni Daisy dahil nai-apply siya ng LMIA bago yung date na yon. Kaya pasok pa rin siya. Hmm. Tapos ngayon, ito naman, itong 12 months of gaining experience, kaya masasabi ko talagang, lahat ng swerte na tiyempo kay Daisy. Mm-hmm. So, kumusta naman yung pagkatrabaho mo? Mabait ang employer ko, Canadian sila, isa pinagtatrabahuhan ko, mag-asawa. Mabait sila, wala akong problema, at saka live-in ako, live-in caregiver, tapos free lahat. Wala akong gastos. Yun ang maganda. Dahil yung sweldo ni Daisy, talagang sweldo niya, buo. Talaga. Wala akong gastos. So, ilang kayo doon sa nag-aalaga sa mag-asawa? Bali, tatlo kaming caregivers. Palitan kami ng duty. May night shift, may day shift ang schedule ng work namin. Matanong ko lang, may experience ka ba sa pagki-caregiver? Wala akong experience sa pagke-caregiver, pero eligible ako kasi nag-training ako ng caregiver 6 months, at saka yung educational level, pumasok ako dun sa requirements ng IRCC. Yun nga yung sinasabi ko sa inyong eligibility. So kahit wala siyang experience, wala siyang hands-on experience, wala siyang naging employer na under caregiving, meron siyang 6 months full-time course. So, yung eligibility ay experience or yung course. Hindi siya experience and course. So, doon naman sa mga nurses, basta graduate kayo ng nursing, hindi nyo na kailangan ng experience at hindi nyo na kailangan ng course. Dahil yung buong course ng nursing ay related na rin sa caregiving. Eh, hindi ka ba naman nahirapan dahil wala kang experience? Ay, hindi. Madali lang ang trabaho. Parang nag-aalaga ka. Kung ikaw, yung sarili mo, alagaan mo. Ganun. Halimbawa, kung may sakit ka, paano mo alagaan yung sarili mo? O kaya yung nanay mo, tatay mo. Paano mo sila pakainin? Ganun. Kung ano yung gusto nila, ibigay mo lang yung mga pagkain na dapat. Tapos yung about dun sa mga medicines na tinitake nila, na nakalagay na dun sa ano, ibibigay mo na lang, meron na, ready na yun. Sino nagpo-prepare? Ang nagpre-prepare nun, yung anak nung amo ko. Ibinibigay na lang sa akin, tapos nakalagay na yun sa medicine box na nakalagay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, kung ano yung iinumin, lahat nakalagay na. So, ibibigay ko na lang. Oo, tapos, kasi yung iba, parang natatakot sila pag yun live-in. Mm-mm. Diba?
dahil kasama ang employer. May nakita ka bang advantage or disadvantage ng being a live-in caregiver here in Canada? Ang maganda kasi sa ang advantage sa live-in, wala yung gastos, wala akong gastos. Buo ko na re-receive yung sahod ko, hindi ko na iisipin yung upa, babayaran na internet, mga pagkain, kasi nandun na lahat sa pagka-live-in ka. Given na lahat yun. Free. Free siya lahat. Then, ayun. So, sa sinasabi mo, hindi naman mahirap ang trabaho? Hindi ako. Hindi mahirap kasi mabait ang employer ko. Hindi ako. Wala akong problema sa employer ko. Tapos, pag day off mo, nakakalabas ka naman? Day off ko. Gaya ngayon, wala akong, hindi ko alam kung saan na ako maggagala. Kaya dito ako napunta. Kumbaga nga, sa ano yung day off mo? Lagi kang day off, lagi lang nasa labas. Anong mag-i-advise mo doon sa naghahanap pa rin ng opportunity na makarating sa Canada as caregiver? Palagay ko as caregiver, una muna, syempre, hindi ka naman makapunta rito kung hindi ka eligible. Number one, important yung nakapag-training ka ng caregiver muna ng 6 months. Then, yung educational attainment mo, kailangan sa kanila kasi may grade 12 eh. At least na, ano mo yung grade 12? Sa atin, parang third year college or second year college ang level niya sa grade 12 dito. Yun, pagka hindi ka nakatuntong ng college sa atin, medyo 50-50 na, hindi ka eligible. Kahit pa nag-caregiver, may experience ka ng caregiver, kahit ilang taong pa yon, kung yung educational mo, high school graduate, hindi siya eligible. Pero kung graduate ka ng college, tapos na kumuha ka lang ng caregiver na course training, 6 months, alam ko ngayon may online sa atin, kasi ako, hindi ko pumasok sa school nung nag-caregiver training ako ng 6 months, online. Kaya napakadali. Kumbaga, wala akong gastos kundi yung tuition lang. Wala akong pamasahe, yung hassle na pupunta ka pa sa school, magta-travel ka, tapos araw-araw pabalik. Pero TESDA accredited. Kailangan TESDA accredited kasi requirement din yan. Kailangan may TESDA certificate. So, yung pinasukan ni Daisy, yung kakilala ko, may-ari siya ng agency ng mga caregivers. Kaya, yun talagang siya ang nagde-deploy ng mga caregivers sa mga Canadians na nangangailangan ng caregiving service. So, madaling nakakuha ng employer si Daisy doon sa recruitment agency na yon ng mga caregivers. Watch out guys, dahil isang araw, i-invitein natin yung may-ari mismo noong agency na nag-hire kay Daisy. So far, ang nagastos ko dun sa work permit ko, yung medical ko lang. Ah, dito ka na nag-medical? Dito na ako nag-medical. Kasi dito in-apply. Oo, tsaka visit visa ka kasi nung pumasok ka, hindi kailangan ng medical. So, magkano yung medical mo dito? 500. O, so yun yung nag-gastos ni Daisy, $500 dito sa Medical Inside Canada. So, ano ang next move ngayon ni Daisy habang naghahantay ng gaining experience? Habang naghahantay ako ng gaining experience, ang next move ko, ang pinaplano ko, ma-sponsor ko yung anak ko. Then, nag-gather ako ng mga documents na requirement ng IRCC para sa through open work permit. Ayun, kasi pwede siyang niyang makuha yung anak niya under sa open work permit. Eh, syempre, pag sinabit niya yung permanent residence application niya, kasama niya niya yung anak niya doon. Kaya lang para mabilis niya makuha, i-apply niya muna ng open work permit. Ang process kasi noon, mabilis lang. Mga 4 months lang ang processing noon nung sa anak niya. Instead na hintayin niya sa permanent residence application niya under HSWP, which is automatic kasama na yung anak niya,
at pwede rin niyang applyan doon ng open work permit, eh matagal pa yun. Pa siya na, magigain pa siya na experience sa 12 months. Samantalang ang processing ng open work permit para sa anak niya ay 4 months lang. Ayun guys, so alam niyo na kung anong nangyari kay Daisy doon sa mga nagtatanong. Kasi syempre, iniisip nila kung naging successful ka ba sa ginawa mong hakbang na pagpasok ng as visitor dito sa Canada. Successful kasi eto tuloy-tuloy yung aking pangarap na ma-permanent dito sa Canada, yung status ko at madala ko yung anak ko. Maraming salamat at na-share mo ang iyong maganda at maswerteng journey. Kasi talaga parang lahat talaga ng swerte na, ano, na ano sa'yo. Bigla na lang ako, ano bang gagawin ko? Hihintayin ko pa yung 2 years experience. Naku, ang tagal ko pa bago makita yung anak ko. Bigla na lang, 1 year na lang ngayon ang gaining experience. Biruin nyo, sa February, tapos na ako. Bigla rin, ano yung temporary measure na pwede makuha yung anak kahit hindi NOC 0 A and B. Kaya, so, ayun, luckily lahat nasa lukoy. Nabit niya yung mga dates, imbis na maghantay siya, napabilis at nakalusot siya doon sa mga dates na in-stop na ng Canada ang pagpaprocess. At saka alam mo ba, mas mabilis pa mapaprocess ang PR pag inside ka sa Canada. Kasi may nakita ako inside Canada, nag-apply ng January 2022. PR na siya ngayon. Kasi siguro marami kasing i-check ang immigration officer kung outside ka Canada. Pati yung requirements dun sa Pilipinas, i-check nila. May iba pang requirements dun, may iba pa dito. Tama. Kasi iba ang requirements ng visa office na nasa Manila, iba rin yung requirements ng visa office sa Edmonton na nagpa-process ng HSWP. Thank you sa pag-share. At yung mga question nung iba ay nasagot din. Last word ko, be patient. Kung kailangan, desidido talaga kayo kung gusto nyo. Kung desidido kayo, aalamin nyo lahat kung ano yung mga requirements para maging eligible kayo. Oo, alam mo kasi ito si Daisy. Nung una ko siya nakilala online, talagang nakita ko porsigido talaga to. Lagi kami nag-uusap kahit madaling araw na. Dahil talagang gusto niya malaman yung pagdo-do it yourself. Eh yun ay pagpunta pa lang as visitor ha. Talagang pursigido na siya. Hindi siya nawala ng lakas ng loob na talagang i-push through yung pag-a-apply niya sa Canada. Which is, naging successful siya. Very successful. Kasi yung iba sa atin, nagtatanong, gusto ko mag-Canada. Paano gagawin? Wala kang idea. Paano? Anong gagawin ko? Ang pinakauna mong gagawin, tumingin ka sa website mismo ng immigration. Tignan mo lahat doon saan ka ba ron. Ano ka ba? Ano ba ang pathway na gusto mo? Halimbawa, tapos ka ng pag-aaral. O punta ka sa express entry. Tignan mo yung mga requirements. Lahat nakalagay doon. Nakapaliwanag lahat. Kung may tanong ako, ang ginagawa ko, maghahanap ako ng mga nag-vlog sa YouTube. Nung naghanap ako si Ma'am Betty, ang bilis sumagot ni Ma'am Betty. Chinat ko siya. Kasi hindi ganun kadali na magtatanong ka, sasagutin ka agad sa messenger. Kay Ate Betty, nagulat ako nung nag-chat ako, sinagot ka agad ako. Kasi, andyan yung website, nagtatanong ka, nagbabasa ka, pero meron kang tanong dyan na hindi naman pwedeng masagot ng ano ka agad. Eh, lalo na siguro yung hindi nagbabasa ng website, yun na talaga ang maraming gumugulo sa isip nila sa pagdo-do it yourself. Mas maganda kasi nagbabasa kang website, then nanonood ka ng vlog ng mga YouTuber tungkol sa immigration para, sabi nga, dalawa yung pinagbabasihan mo. Alam mo yung itatanong mo dun sa nag-vlog. Kasi, tanong ka lang ng tanong, hindi mo alam kung ano yung mga tinatanong.
tanong mo, tsaka, eh, hindi mo naiintindihan kung ano yung sinasagot nila sa'yo. Hindi gaya pag nagbasa ka ng sa website, tapos nagtanong ka rito, naiintindihan mo. Maliwanag. Tama. Tsaka kasi doon sa mga nagtatanong, dapat yung tatanong nyo ay yung applicable doon sa step na kung nasaan kayo. Mm-hmm. Kasi yung iba, nagtatanong na, paano kumuha ng biometrics, paano ang medical, paano ang pag-submit application. Huwag muna yun. Ang gawin nyo, gawa muna kayong resume. Yun ang first step. Gawa muna kayo ng resume, lalo na kung work permit, ang a-applyan nyo. Hi sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa ate ko, kay mother at sa anak ko, sa mga classmate ko na caregivers, mag-apply na kayo. So ayun guys, meron na naman tayong natutunan sa araw na to galing mismo kay Daisy. Sa experience niya dito, sa pathway ng temporary public policy about visitor visa can apply for work permit inside Canada. So sa mga bago sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell. I-all nyo na yan para wala kayong malagpasan na video ko. Thanks for watching guys, and I will see you on my next vlog. God bless to all of you.